Welcome back to my channel, Thessalonica's Farm. Hi mga farmers! Ayan for today's video. So kasama ko ang aking aso. So yan. Pakilala ko sa inyo yung aso ko, si Kiara. So, gusto ko kasi mga ka-farmers na may isa akong video, kahit isang video lang na makontent sa aso kong ito. So, napakabait nito, very delightful. At sobrang bait na aso. So, sabi ko nga, ang YouTube channel kasi, mga video dyan, kahit 10 years, 20 years, pwede mo pang panoorin. So, sabi ko, kahit isang vlog, gusto kong samahan ng isang content na kasama si Kiara. Ayan, si Kiara. So, sabi ko nga, ano kayang vlog ay i-content ko so sa aso? So, sakto naman, nadala ko siya dito sa farm at maliliguan ko. So, ayan. So, ito yung content na ibibigay ko kay si Kiara. So, samahan niyo ako mga farmers at liguan natin ngayon ang aking aso. So, ayan. So, ano to eh? Hindi naman ito mamahaling aso. May half shih tzu siya, tapos yung may half pang isa, pero hindi siya pure shih tzu. Ayan, kaya mapansin niyo ganyan yung itsura niya. Patangkad-tangkad siya ng konti. So, dito na rin tayo sa balon para pag kinulang tayo sa tubig. So, magkuha lang tayo ng tubig sa balon. So, medyo malikot lang to pag niliguan. So, makikita nyo pala yung itsura niya. Ayan. Hindi pa siya naliligo. Madumi pa. Madami pa siyang itim-itim. At yung kulay niya, ayan. Pero kung mapansin nyo, yung balahibo niya, hindi siya naglalagas. Hindi naglalagas yung balahibo ni Kiara. Ayan. So, mga ano lang to. Siguro mga 8 months old na to or mahigit, mga mag 1 year na rin siguro, ganun na yung edad niya. So, yan. So, tingin ka sa camera. Tingin ka sa camera. So, yan, liliguan ko na si Kiara. So, hindi man siya mahirap paliguan, mga ka-farmers. Hindi kagaya ng ibang aso na nainom pa. Wow. So, hindi siya mahirap paliguan, kagaya ng ibang aso na laging nagwawala. So, ito, pabait ito paliguan. Oh, nauhaw! Nauhaw na. Basain lang natin yung buong katawan. Araceligo dai. Oo, hindi siya Araceligo. Hindi siya natakot maligo. So yan, at least meron na tayong video together sa aking vlog. Hindi lagi manok baboy isda yung kano, may isa rin akong vlog sa aking dog. So yung mga dog lovers diyan. So alam ko maraming mga dog lovers diyan sa atin. Eh meron siyang mga ano, sugat. So, ayan. So, ayan. Basa na siya. Hindi ko muna anuhin yung kanyang mukha para hindi siya balutod. Ayan. Sa ilalim, hindi pa masyadong basa yung ilalim. Ayan. Makita mo, tingnan mo. May sugat siya. Ayan o. Ayan o, may sugat. Ayan. May sugat si Kiara. Pagkaaway doon. Hindi. So, sa init siguro yan. So, sobrang init kasi ngayon. Kaya yung mga balat ng aso, minsan nagkakaganyan. So, ito pala mga farmers, ang aking gamit na shampoo sa aking asong si Kiara is HP ng Healthy Pets. Ayan. So, Head and Tails ang kanyang ano. Ito yung aking gamit na shampoo. Ayan. Kasi maganda to. Simula nung nagamit ko, hindi naglalagas yung balahibo ni Kiara. So, dati kasi yung gamit ko, pagkaligo, makita mo, pag sinabon ko siya, sobrang daming buhok, naglalagas talaga. Tapos, after mga ilang araw din, bumabalik na rin yung amoy ng aso. So, dito sa Head and Tails na gamit ko ng Healthy Pets, so, maganda siya kasi yung bango tumatagal, tapos gumaganda yung balahibo nila, hindi naglalagas, at kumikintab pa. So, dati hindi ganito itong balahibo nito eh, ngayon kumintab na siya, tsaka para nag-healthy yung skin. At saka ng ano niya, balahibo. So, yan. Kuha lang ako ng konti. Yan. So, bango pa niya. Amoy lavender. Ang bango ng ano, amoy. Yan. Tsaka tingnan nyo, saglit ko lang siya, isang konting patak lang, grabe yung bula.
Sugwa. Tsaka nakakagamot rin to sa mga sugat-sugat. Tapos yung mga kuto, mites, mga ganyan ng mga aso. So fleas, mga ganyan. So madaling natatanggal. Dati kasi kinuto to. Maraming kuto ng aso si Kiara. Nung dati ko pang shampoo yung gamit ko. Pero nung ginamit ko tong head and tails, so madali yung pagkawala ng kuto at hindi na bumalik. Ayan. Ito pa. Ha? Ayan. So, tagalan lang natin yung pagsabon. At kahit hanggang 5 minutes, i-sabon natin yung ating ano. Pwede nyo pagdagdagan para mas, ayan. Ganda ng ano niya, ng liquid niya. So, shiny siya na parang silk yung liquid ng shampoo. Ayan. So, ang bango. Ang bango na. Ang bango na ni Kiara. Apakat ko to, day. Ha? Apatay ko to, day. Pampatay? Ay, kuha na dyan. Yung dalawa, awa pataso. So, ayan. Hindi rin to makulit. Ayan. So, mahilig rin kasi ko sa aso, mga farmers. So, sa Cavite, may aso rin ako doon, golden retriever, so naalagaan ni mama. Tapos, isang shih tzu din si Bruno. So, mahilig rin ako sa dog, pero hindi ko siya pinupursue na marami akong alaga ang aso kasi syempre, busy rin ako sa farm. Hindi ko rin sila masyadong naasikaso palagi. So, kasi kapag nag-alaga ka ng maraming aso, so dapat talaga tutok mo rin yan, araw-araw kang nandyan para pakainin, paliguan, linisin, i-groom. So ako kasi super busy ko talaga, kaya minsan hindi ko nga siya naliliguan ng ayos. So yun, kaya ako minsan kasi busy ako, hindi ko siya napapaliguan palagi. Pero yan, dahil sa ginagamit kong shampoo, medyo kahit hindi ko siya maliguan, hindi naman na siya kinukuto. Yan. Press ko na si Kiara. Sarap, maligo. Sarap maligo. So, ang init pa naman ngayon, mga ka-farmers. So, kaya yung mga aso nyo, kahit mga every 3 days, paliguan nyo kasi mahirap na kapag nagkasakit sila. So, after ko siya liguan, mag-isa pa ako ng shampoo para sa paahan. Ang dami niya siyang kutu-kutu. At least meron tayong video na magkasama tayo sa vlog. So yan. Gamit na bing tubig dito ba yun? So, last banlaw na kay Kiara. Sugat siya, so baka mga ilang days mawala na rin yung sugat niya. So ilipat ko siya doon sa may upuan para hindi siya madumihan. So ilipat natin dito sa may upuan para hindi siya madumihan yung paa. Ayan. Ah! Patuyo to, patuyo. Mumog.
na ako nakikita sa kanyang sabon. At ayan, at wala na siyang sabon, patutuyuin ko na lang siya. At makikita nyo later pag natuyo siya, kung gaano kalaki yung pinag-iba ng kanina, hindi pa siya naligo, tapos sa naligo na. So ayan, hamintay lang natin matuyo si Kiara. At later, papakita ko na sa inyo after siya mag-dry. Ayan, mga farmers, tuyo-tuyo na si Kiara. Pwede hindi pa masyadong tuyo, pero ayan, at least nag-white-white na siya ng balahibo. So, eto na, nakatuyo na si Kiara. Medyo natuyo na yung balahibo niya, pero hindi pa siya buong tuyo. May mga basa pa sa paan niya. At ayan, nakita na natin na medyo maganda na yung balahibo niya at malambot na yung kanyang fur. Ayan, hindi na siya maligas-gas. So, ang bango na rin. Ang bango na rin si Kiara. So, ngayon, ayan, pakainin ko si Kiara. Hindi naman dog food ang kinakain ni Kiara. So, kanin lang, tsaka ulam, para hindi naman siyempre mahal, masyado mahal ang dog food. So, yan. Argentina yung ulam niya. So, shawl. Naka corned beef. So, yan. Wait lang. Maka-farmers, hindi pa laging corned beef ulam ni Kiara. Nagkataon lang ngayon. Kasi wala kami sa bahay. Hindi kami sa farm. Kaya. Ito yung aking available dito na ulam. Wait lang. Durugin ko pa para makain mo ng amis. Salamat sa mga nanood ng video na to, mga farmers, kahit out of content sa farming. So, gusto ko lang talaga may content kami ng aso ko. Mapapanood ko even many years from now. So, mapapanood ko pa hanggang sa lumaki siya. So, mapapanood ko na ganito pa siyang kaliit na naka-vlog kami. Kain talaga. Sarap talaga. Oh. Tapo yan eh. Kain na. Bagong ligo, fresh from the bat. Tapos, bagong kain pa. So, yun mga farmers. So, hanggang dito na lang naman tong vlog na to. At pinakita ko lang naman sa inyo yung pagligo ng aso ko. At meron na rin kami content na gawaan na mag-amo. So, at least nakilala nyo rin yung pet ko, si Kiara. So, napakabait ng aso ito at napaka-sweet. So, ayun. At thank you pala dito sa aking gamit na Head and Tail shampoo ng HP Healthy Pets. Ayan. So, dahil din dito sa shampoo ito, gumanda rin yung So, dahil din sa shampoo na ito, mga farmers, gumanda rin yung balahibo at pagkapal ng balahibo ni Kiara. So, dati kasi medyo hindi makapal, tsaka kit-kit yung kanyang balat. So, ngayon, gumanda na at hindi na naglalagas. Then, makintab pa. So, ayan. So, try nyo rin ito, mga farmers, gamitin itong Head and Tails na HP Healthy Pets. Ayan. So, ayan. Tapusin na lang natin kumain to si Kiara. At maraming salamat sa panonood sa video na to. Kung nagustuhan nyo itong video na to, please like and subscribe sa aking YouTube channel. At click nyo na rin po yung notification bell para lang kayo updated sa lahat ng videos na upload ko dito sa aking YouTube channel. Ayan, mga farmers, and thank you for watching. Tingin ka. Happy farming!